Ang hawak ko ay Hijri calendar 1441 o Islamic calendar. Meron ditong, yan. Meron dyan mga months, Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Thani, Jamadul Awal, Jamadul Thani, Rajab, Sha'ban, Ramadan, Shawwal, Dhul-Qa'da, and Dhul-Hijjah. Meron din siyang 12 months. Ang ika-11 month niya ay Dhul-Qa'da at ang ika-12 naman ay Dhul-Hijjah. Pero wala siyang November 1. Kaya walang araw ng patay sa Islam. Pero ano nga bang dahilan? Bakit walang araw ng patay sa Islam? Pag-usapan po natin yan. Yung November 1 ay All Saints Day. November 2, All Souls Day. Okay, so walang araw ng patay sa Islam. Bakit? Dalawang bagay lang po ito. Number 1, sapagkat hindi po kami binigyan. Ano ibig ko sabihin? Sa Islam, hindi kami pwede magdagdag ng okasyong pangreliyon o pang pananampalataya. Dahil ang binigay sa amin ay dalawa lamang, hindi na namin ito pwedeng dagdagan at hindi pwedeng bawasan. Ano yung okasyong pangreliyon namin na dalawa lang? Number 1, Eid al-Fitr, ang Eid, ang kapistahan sa pagtatapos ng Ramadan. At number 2, ang Eid al-Adha, ang kapistahan ng sakripisyo o pag-aalay. Maliban doon, hindi na kami pwedeng gumawa ng okasyong pangreliyon o okasyon na may kinalaman sa pagsamba o pananampalataya. Number 2, ang konsepto ng patay sa Islam. Dito may pinagkaiba. At dito ko gustong hingin ang inyong pag-unawa. Mas malalim na pag-unawa. Pakinggan niyo ang sinabi ng sugo ni Allah. Kuntu nahaitukum an ziyaratil qubur. Sa una ika, ipinagbawal ko sa inyo ang pagbisita sa libingan. Ala fazuruha. Pero sa kalaunan, hindi baga marapat niyo itong bisitahin? Sa isang hadis, sa isang report, sinabi fa innaha tudhakkirul maut, sapagkat ito ay nagpapaalala sa kamatayan. So, dadahan-dahanin ko para maunawaan natin. Sa umpisa, bawal pala ito. Bakit? Dahil alam nating may mga nangyayaring pagkakamali sa pagbisita sa libingan. At obviously, sa panahon natin ngayon, mas lumala dahil doon nagiinuman ng alak, doon nagkakaroon ng pre-mixing, yung paghahalo-halo ng babae at lalaki na may resultang hindi maganda, patawarin tayo ni Allah, at yung iba nagsusugal. Kung minsan nagiging parang picnic, no? Okay lang naman siguro yon kasi nga parang paggunita pa rin natin sa kanila yon. Yung iba, pero may mas malala pa dyan, pakinggan nyo mamaya. Pero, sa kalaunan, ala fazuruha, bisitahin nyo nga ito sapagkat nagpapaalala ito sa kamatayan. Kung ganun, kung ito ay nagpapaalala ng kamatayan, ito ang pinakamalaking pinagkaiba. Kaya po talinuhan natin, maaari mong bisitahin ang libingan dahil pinapaalala nito ang kamatayan upang ikaw ay makinabang. Ikaw, dahil pagpunta mo sa libingan, ang dapat mong isipin, darating ang panahon na ikaw rin ang bibisitahin at ikaw naman ang naroon sa loob o sa ilalim ng lupa. Magkaiba po yun sa pumisita sa libingan o sa sementeryo, at pagdating sa sementeryo, ang ginawa niya, pupunta tayo sa kanilang mga puntod, nagpupunta tayo sa sementeryo, nagpupunta tayo sa mga kolumbari, nag-aalay tayo ng bulaklak, nagsisindi tayo ng kandila, nag-aalay tayo ng panalangin. Kinausap niya ang patay, nag-alay ng pagkain, nagdasal, nanalangin para sa kanya. Ang iba, ginawa pa siyang tagapamagitan, humingi ng kahilingan sa Diyos sa pamamagitan niya. Alam ko na intindihan niyo kung ano ibig ko sabihin. Dahil ang paniniwala ng iba, dahil patay na ito, malapit na sa Diyos, nakiusap siya na pwede bang sabihin mo sa Diyos. Yung iba nga nagdarasal, nananalangin pa eh. Ingatan mo kami at sari-saring pakikipag-usap sa patay. Ibig sabihin, ang pinagkaiba sa Islam, pwede mong bisitahin ang libingan para paalalahanan mo ang sarili mo, at hindi ang bibisitahin mo ang isang taong patay
at gusto mo siyang hingan ng pabor o gumawa ng rituales na para sa kanya. Magkaiba po yun eh. وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُو مِنْ دُونِ اللَّهِ مَنْ لَا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ. Wala nang mas higit na kaligawan kaysa yun sa mga taong nananalangin maliban pa kay Allah. Pagpunta mo ng sementeryo, pagpunta mo ng libingan, kinakausap mo yun. Man la yastajibu lahu ila yawmil qiyamah. Hindi ka naman sasagutin nun hanggang araw ng paghuhukom. Wahum an du'aihim ghafilun. At yung mga ipinananalangin mo sa kanya ay wala silang nalalaman doon. Ghafilun. Hindi nila alam kung ano yung mga sinasabi mo tungkol sa kanila. Walang araw ng patay para sila ay ipagdiwang o magbunyi o gumawa ng mga rituales para sa patay. Hindi sila dapat bigyan ng kandila, hindi sila dapat bigyan ng pagkain, hindi sila dapat kausapin, hindi sila dapat panalanginan, hindi sila dapat gawin tagapamagitan. Bagkos, pwede kang bumisita sa libingan, pwede kang bumisita sa sementeryo para ano, inuulit ko, paalalahanan mo yung sarili mo na darating ang araw na ikaw naman ang naroon. Ibig sabihin, maging matuwid ka sa gawain dahil darating ang panahon na tayo ay haharap sa Diyos. Yun po ang pinagkaiba. Bilang panghuli, walang pagbabawal na tayo ay bumisita sa libingan. Pero dapat malinaw ang dahilan kung bakit tayo naroon sa libingan. Hindi para sa patay, para sa buhay, para sa atin. Paalalahanan ng sarili na tayo ay dapat mangamba, mag-alala at maghanda sa araw ng paghuhukom.